WIC. Programang sasakunin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa TWIC. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa TWIC. Programang pwede kang mag-lunsak. Pinakwinaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa TWIC. Magandang umaga, karambola sa DWIZ 882, June 7, 2023. Si Joel Laksamana at si Conrad Banal. Nandito ngayon. Maya-maya si paring Jonathan, pero si Attorney Trixie Cruz. Ang Helio! Oh! Ay! Narito na sa bansa. Bukas pa. Bukas pa siya daw babalik sa karambola. Babalik sa karambola. Alam ko, excited na kayo eh. Ako, excited na rin ako. I-describe ko ano yung kanyang suot eh. Oo. Ikaw ba? Hindi ka pa excited? Siyempre. Nabitin tayo sa passion. Okay. Ngayon, mapapanood at mapapakinggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app sa iOS at sa Android. Pwede yan. Pagkatapos, live tayo sa Facebook, DWIZ882 page. At sa YouTube channel, DWIZ rin. Text line, 0999-376-768. Live tayo sa test broadcast din ng Aliw 23. Oh, sir. Sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, sa GMA Afford the Box Channel 32. Available din ang karambola sa digital TV devices at TV receivers, kahit ano pa yan. Okay? I-scan nyo lang. Happy birthday sa ating DWIZ host, si Miss Pangga Nika. Wow. Pangga Nika. Pangga Nika. Pangga Nika. Happy birthday! Ito, kilala ko to. Ito, birthday. Patrol 5. Aya, Yupango. Yes. Happy birthday, happy birthday. Ano, weather? Wala eh, mahina. Happy birthday! Mahinang-mahina ang ano rito kay Aya. Mahinang-mahina ang mami. Mangyayari ang yung pansit at saka mami dyan. Hindi, wala. Mahina. Morning! Morning! Mahina yung tugtog eh. Mahina ang tugtog. Mahina ang tugtog. Oh. Talagang ano yan. Parang malamyan dating. Malamyan. Anyway, marami. Mahina ang pansit nito. Mahina. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Paring Conrad, paring Joel. Siyempre, pag-uusapan natin yung bukas, papasok na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Talagang inaabangan. Inaabangan. Malahon na lang galing si Buyas, galing ng China. Wala. May dala? Wala. Bawal eh. Sisitahin siya sa ano. Baka pagalitan siya ng customs. Oo. Pagagalitan siya. Oo. Oh. Ang dapat nating... Pagagalitan siya sa may selfie. Papaselfie kasama siya. Ganun na nangyayari dyan. Ang dapat siguro natin tingnan na mabuti sa ngayon, mga kapatid, ay itong dalawang... mga sentensya na ibinigay ng mga ahensya natin ng gobyerno doon sa mga nangyaring dapat hindi nangyari. Kagaya dang, halimbawa, dyan sa post office building. Oy! Oy! Ang sabi nila ay baterya. Aksidente ng baterya. Dahil nagkumpuni sila ng baterya, ng pintura, lahat ng combustible items. Nagkumpuni sa hindi isang... Hindi aksidente yun, katangahan yun. Uy, sobra ka naman katangahan eh. Ha? Meron bang ganun na... Hindi katangahan daw. Heritage site. Bakit may baterya? Kasi nandoon daw yung mga motor. Baterya ng motor. Bakit nandoon? Eh kasi wala na silang paglalagyan ng parking eh. Ay, tapon nyo. Tapos, hindi pwedeng sensitive site. Tapos mayroon pintura. Combustible yun, parang highly combustible. Hindi katangahan yun, parang Conrad. Ano, sabi ano ng isang nagtetext sa akin ng kanina. Hindi katangahan. Kagalingan daw. Ayun. Kasi, magmumukha aksidente,
Pero actually, talagang Pilinano. Ayun. Yan. Eh, accidental daw po sabi ng Bureau of Fire Protection. Yes, yun ang sabi nila. Anak ng toko naman. Oo, pwede ba yun? Yan po ang sinabi. Ng, yan daw ang findings ng Bureau of Fire Protection. Mm. At press release agad ang Philippine Postal Corporation. Yes. Ang nasunog ko yung kanilang Manila Central Post Office, siya yung malaking building dyan sa may Loton, Plaza Loton. Na heritage building. Na along the Pasig. Along the Pasig. Na napakaganda. Ito, itong sinasabi ng isang... Parang Conrad. Ayun, ano ba? Roman style column? Yes. Ito sinasabi parang Conrad, ano, parang Joel. Paano naging eksidente yun? Inabot ng 30 hours? Ay! Tapos nasa Pasig ka lang. Walang, walang mga dumating na mararaming mga... Meron po nagnanasa dito sa property na napaka-prime. So, hindi mo maaalis sa mga tao na, na mag-isip ng ganyan. Ng ganyan. Tama. Matagal nang pinagnanasahan yan eh. Pero meron naman daw silang fire clearance certificate. Galing sa Bureau of Fire Protection. Mag-ano na yan? Kanina ang sinasabi, wala. Ha? Eh ngayon, mayroon ha? Kanina sinabi, wala eh. Mm-hmm. Wala daw silang permit. Okay. Mm. So, medyo pabago-bago na mga sinasabi dyan. Yung pong nasunog, storage. Siyempre. Ano pa mga bang A-stores? Napaka-brilliant na yung in a heritage site as ang... important. May storage ng mga thinner paints, combustible material. Yan. At with a material. Car battery. Yes. Na alam nyo naman pinanggagalingan ng sparks. Sparks. Wow. Galing. Yes. Bago tayo. Pero, ayan. Pero they welcome naman daw the findings of the BFP. 600 million eh. Siyempre. We welcome the findings. Ang galing operation. Mo, Postmaster General Luis Carlos. Luis Carlos. So, we welcome the findings. Mm. You should not welcome the findings. You have to get deeper into this particular thing. You have to rue. Yes. Hindi welcome. Hindi welcome. Yun nangyari. Ibig sabihin eh, regret. Yes. Bakit ganun? Kumbaga, nagkasala ka na eh. Mm. Dapat. Pero bago tayo magpatuloy, parin ko. Kailangan daw, pare. Mm. Ikaw naman kasi, kailangan daw magmula ngayon. Pag-isipan na yung rehabilitation ng building. Ayun. Ayan. Para gawing hotel. Para gawing Fullerton. Alam nyo, sobrang jaded na kayo. Oo. Sobrang na kayo jaded. Huwag ganyan. Huwag ganyan. I-rehabilitate daw yan eh. Alam nyo, sa ibang parte ng mundo, yung mga ganyang heritage site, ginagawa nilang ano yan, sobrang hotel, ingat. Restaurant. Mm. Ah, ganun? Meron sa Singapore nga eh, dating simbahan, ginawang bar. Magaling. Oh, simbahan, ha? Oo, Catholic Church. Parang seminaryo nga yun eh. O, parang seminaryo, napuntahan mo rin. Oo, yes. Ganun, no? Magaling yun. Ah, chimes. Ginawang chimes. Yes. Nagkaroon pala ng explosion to? Siyempre. Talaga? Eh, may battery eh. Kasi nakita ko lang yung apoy. Tsaka, 30 hours. 30 hours ka ang ano eh. Grabe. Paano hindi magkakaroon ng explosion? May baterya nga doon eh. Spark lang yan. Tapos na eh. Mm. Kaya hindi aksidente yan. Hindi nga. Hindi pwedeng. Magaling eh. Sobrang galing na pagkakaroon. Magaling yung pagkaayos. Pagkaayos nila. Oo. Pero parang Conrad, tayo po ay... parang Conrad, parang Joel. Okay, go ahead. Tayo po ay nakikiramay, siyempre, sa pamilya ni Doktora. Ay! Mukhang kilala ko yan. Mukhang kilala mo. Mukhang kilala mo to, parang... Si Dr. Jocelyn Tan. Jocelyn. Namatay yung kanyang nanay, si Dr. Dr. Josefina Leaño. Leaño Tan. Nakikiramay. Kaya nga napuyat tayo eh. Ilan taon na yun, parang Conrad? COVID eh. COVID. Pero malakas siya, 90. O kamo, umakit pa na pero hanggang. Pero lumaban. Umakit na hanggang. COVID ang ano niya? Oh, napakalakas niya. COVID ang... Nagka-COVID. At tapos tuloy-tuloy na, hindi na nakarecover. Yung palang gagawin ng COVID sa mga senior citizens. Talagang... Pahihinain ang iyong... immune systems lahat. Magre-react yung mga ibang organs, ganon eh. Actually, alam para mo, labanan. Alam mo, parin Conrad, parin Joel, yan ang sinabi ng Chinese government noon. Kaya sila nagla-lockdown. Complete. Kasi senior, marami silang senior citizens. Oh. Mm-hmm. Yan ang sinabi nila.
Kaya, siyempre, mahina na panlaban niya mga... 90 years old. Na malakas. Lumalakad ng naglalakad sa labas ng umaga. Talo si Wener. Ha? Talo si Wener noon, naglalakad sa... Naglalakad. Hindi, papunta sa tindahan para kumuha ng pesong puti. Pesong puti? Ayun! Yun ang pampalakas eh. Lumalakas yung mga makatuhod. Well, anyway, tayo po ay nagigiramay sa pamilya Tan sa pagpano po. At saka pamilya Leanyo. Mga tubong poblasyon ng Makati. Meron din kami, makikiramay din kami. Sesenya sa kulang siya, no? Game. Merong ano, ayan. Naririnig niyo ba yan? No. Si Astrud Gilberto, ang kantayang awitin na yun, Girl from Ipanema. Ipanema, oo. 83 years old, taga Brazil. Siya ang kumanta niyan. Ang nag-ano daw yung kasama. Siya ng mga samba. Oo, ng mga samba. Hindi siya sumikat sa Brazil. Sumikat siya sa buong mundo. Yes. In fact, may barkada kami ni Conrad dahil mahilig kantawin niyan, aawitin niya nung araw. Siya si Astrud Isberto. Simon Isberto. Mahilig niyang kantahin niya. Kaya tinawag namin siya, nakilala siya, Astrud Isberto. Isberto. Na naging ano yan, Vice President ng PLD. Yes. Naging Vice President ng PLD. Na kailangan ko pantawagan. Oo. Para magkaroon na service. Alam mo, pasensya na. Alam kong kaibigan ko sa Facebook to. Hindi ko pa siya nakikilala. Sino? Si yung pumalit kay Sir Mon. Si Cassie Young. Na batikang ano yan, broadcaster. Yes. Mahilig mag-post sa Facebook. Pinupost siya lahat yung pagkabatikan niyang broadcaster. Nasaludo naman ako. Pero bilang batikang VP ng Corporate Communications ng PLDT. Dapat na pasensya na po, Iha. Medyo bagsaka. Dahil... Talagang mahirap makontak kung ano-ano nangyayari sa servisyo ng PLDT. Talagang walang silence. May nangyari recently, yung bumagsak ng undersea cable nila ng PLDT. Okay. Hanggang ngayon, spati ang internet sa South. And sabi nga ni Conrad, patay sa amin, wala. Nawawala. Sa inyo, spati lang eh. Complete silence. Sa amin, nawawala. Meron lang silang ano... Ang ibig ko sabihin... Holding statement. Ayan, meron silang holding statement. Tatatlong araw na bumagsak. Eh baka hindi, kaya bumagsak. Inaayos pa kasi yung nangyari doon sa stock market. 48 billion eh. Yung window dressing. Hindi nila mailaman kung nasaan pumunta. At saka nagtanggal sila ng mga senior officials. Ganun. Yes. Susuwan ng taga-asikaso, taga-tingin. Pakamusta niya under sea cable na yan. Wala. Pasensyahan na daw. Kasi nung una, alam mo na nangyari yan. Puro pasensya na lang. Three days ago, nagtatrabaho ko sa kwarto. Nanunood naman ng Netflix si Maggie. Butihing misis. Biglang, nawala yung internet. Hindi ba? Hindi kaya ta, nagbayad. Kaya sana yung ebidensya na nagbayad ka. Nagbayad ako. Hanap ako ng hanap doon sa akin. Ito malilimutin na ito eh. Hindi, biglang bayad ka na. Ito na yung announcement. Palagay ko, hindi ka talaga nagbayad. Kunyari lang, nakita mo yung nagbayad ka. Alam mo, natuto na ako, mabilis kang magbayad sa alas 4 sa PLDT kung hindi putol ka. Ang bilis mo. Tapos ang interconnection yan, matagal. At saka may bayad pa. May bayad pa, 500. Ang ibig mo sabihin, hindi mo nakakausap. Usap yung lineman? Wala nang lineman ngayon. Ano na kayong kontratista lahat? Oo nga. Yun yung mga hindi pinapasok ng Reman Bilogo Association. Yung mga kontratista. No. But anyway, yun na nga bro. Tinignan ko eh. Bayad. Biglang eto na yung holding statement. Na hanggang ngayon, nakapako pa rin sa Facebook. Our PLDT's undersea cable is, diba? Meron na statement. Whatever, yun eh. Eh pero okay lang yun kasi batikang broadcaster naman yung kanilang vice president. You know what? Si paring Mon Isberto, batikang jarista rin niya nung araw. Sabay nag-talk show host pa yan. But he never used that. Nung nag-BP na siya ng corporate communications ng PLDT, nakita niya trabaho pala talaga to na kailangan. Hindi kailangan. Hindi kailangan i-promote ang sarili. Wala. I mean, yung years niya na excellence sa journalism counted for shit. You know? Wala yun. Basta, kasi... Now you're on the other side of the fence. Eh. Ikaw ngayon ang babakbak. Ikaw naman ang... Sensya na, Ma'am Cathy, you know, I know you were a very good journalist, but hindi ba na trabaho mo ngayon? It doesn't count. Eh. You have to... You have to make sure that the undersea cable is... Bakit ka nagpapasensya? Hindi kasi, she owes us an explanation. Hindi kasi, ano, nagpupo sa akin ng mail, nag-PPM sa akin sa Facebook. Okay, big up. Hindi ko siya kilala, but very nice girl, apparently. Hindi, ma. Sensya na, Sir Joel, sensya na. Wala mo, hindi tayo ma-ano sa sensya na. Kailangan talagang, ano, service yan eh. Service yan. Oo. At binabayaran eh, kumikita ang PLDT dyan eh. Pasensya na ho kayo talaga. Ah, ganun ako.
Ganon din daw ang Converge. Ah, pasensya na rin. Pasensya na rin. Converge? Naku po. Lang, ha? Wala. Kawawa din ang mga... Pero may basketball team na sila. Subscriber na Converge. Ang dami na niyan. Yung mga nga, kasi nagkaroon pa ng controversy yan. Mm. Ang kanilang representative, eh dapat si Pineda. Na hindi tinanggap ng PBA Board of Governors. Sino Pineda? Yung anak ni Bong Pineda. Ah, okay. Yung dating governor ba siya? Governor siya ngayon. Ah, talaga? He's the governor right now. Siya ba o yung kapatid? Basta, what I know is that yung PBA Board of Governors, hindi siya tinanggap. Ayun. Ayun. For what reason? Di nila sinabi. Pero so kailangan maghanap si Dennis Uy ng could be related to the background of the father. Mm. Yeah. Pero, so ngayon, parang ganun na rin ang servisyo nila. Parang basketball team. Parang basketball team. Oh, laging talo. Hindi kasi yun naman, latecomer sila sa industriya naman. Pero lakas nila. Ang lakas ng Converge. Pero wag ka, yung PBA board nagmi-meeting sa Paris. Of course. Wow. Kasama pa yung mga media. Ang laking gastos noon. Malapit na nilang malapit na sila magkasabay ni Ni Sumo. Ni Sumo? Hindi, New York based. New York based. New York based. You would think a PBA. Yung most traveled cabinet. Yan. Malapit-lapit na sila. Mahihilig sila dyan. Pero nahihilaturan sila doon. Mahihirapan sila doon sa most traveled. Talo sila? Talo? Wala. No match. No match. Kumbaga sa... Pero may nag-comment nga na PBA fan. Natuwa ako sa comment. Anong comment? Ang layo nyo dun sa NBA. NBA cares. Oo. Kayo, imbes na ganyan ang mga pakulo. Ang pakulo. Bakit inilabas ba nila yun? Paris. Inilabas nila? Oo. Wow. Wala ba tayong PBA cares type of thing? Yung nasa community, sa barangay? Wala. Asa ka pa. Ikaw naman. Wala. Alam mo dati. Ang sarap ng buhay ng mga governor dyan. Wala silang responsibility. Pero tumitira. Wala kang liability. Gagastusin mo lang yung pera ng kumpanya. Okay? Tapos, umaasa sa ads yan eh. Patronage ng sa, and therefore, public image. Anong klaseng public image yan? Ang ipapakita mo pag ganyan ka. Kasi kailangan may public image kasi asa kayo sa ads eh. Kailangan tangkilikin ng publiko yan. Talaga. Alam mo, low hanging fruit dyan, at least kahit noon pa, mahilig sa lahat ng dako ng Pilipinas, may liga, summer league. Kasi sino ba naman punta kayo ron? Medyo konting. Tapos ilagay nyo na kung ano yung mga naka... Talo sila ng... Talo sila nung kay Manny. Eh bakit may Eiffel Tower ba doon? Oo. Ngayon lang. Meron ba Louvre Museum doon? Oo. Meron ba mga Notre Dame? Keso. Notre Dame na nasunog. Meron at saka pwede ka ba magkape sa sidewalk nun? Yung alfresco. Alfresco. Makakain ka ng kwason. Oh yan. Paris, makakabili ka ba ng Louis Vuitton? Wala. Bakit sila pupunta dyan? Eh hindi maintindihan ng masa natin. Kaya nga, nakikita mo pa rin, Conrad, pa rin Joel, mas malak, sa tingin ko, mas malakas ngayon yung volleyball na ladies. Ang puno. Pare, napupuno ang arena. Napupuno sila. Tsaka mas exciting. It's exciting. Yes. Ang PBA kasi halos predictable. Alam mo na eh. Alam mo na kung anong gagawin tapos, eh. Mas maganda pa nga yung liga ni Pacquiao. Pacquiao, yes. Tsaka napakagaling nila sa social media. Naka-enticing. Yung mga yung sa volleyball, mga babae. Hindi yung lalaki, yung babae. Gaganda pa. Oo. Pag nanonood kayo. Mga sexy pa. Ayan, si Winner. Kaya nanonood ng volleyball si Winner. Si Winner, ayan. Kaya nanonood ng volleyball yan eh. Ikaw, Winner, wala kang sinasanto ah. Pero there you go. Mapag-usapan lang natin. Ano yung... So, may ginagawang tama yung volleyball natin? Yes. Liga, magaling sila. Well, the game itself is exciting. At saka yung mga ladies, they give tapos, it all. Magaling they nga. They give it all, pare. Malaki ba sweldo niyan? Hindi, wala. Wala. Love of the game lang eh. Nakatira ba yan? Love of the game lang. Love of the game. And you have to give it to the organizer. Nagka-problema dati yan. Dalawang liga. Sina Ricky. Mag-away. So, nag-merge na sila ngayon. Maganda yun ang magandang move dyan. And therefore, we can develop the sport.
At saka ngayon, gusto ng Pinoy. At saka ngayon, ano yan ah, nationwide, parang may grassroots sila eh. Sa mga probinsya, maano mga volleyball. Yan. Pati beach volleyball. Yung beach volleyball. Beach parang. Volleyball. Yan. Ma-workout sila ngayon. Kaya nga, isa sa mga gusto natin mangyari, parang Conrad, parang Joel, i-revive yung tour of Luzon. Oo. Summer. Spectacle. Hindi, tour ng Pilipinas na yan ngayon eh. Oh, tour ng Pilipinas. At one time, naging tour ng Pilipinas na yan eh. Hindi lang sa Luzon eh. Nakakarating sa ibang party pa. Mindanao. Pangumpisa lang. Para lang magkaroon ulit ng ano, ng panibagong... Total, gusto natin i-promote yung bicycle. Yeah, okay. Cycling. As a mode of transport eh. Eh di gumawa tayo ng sporting events. Yes. Na mayroong bisikleta. Kinausap ko si ano eh, si Al. Secretary Al Agra. Kasi mahilig siya sa mga ganyan Si JB Ayers ito. Of course, biker yan. Si Senator JB, nakausap ko na rin. Kaya kakausapin na yung Cycling Federation kasi ang Cycling Federation, ang presidente yata si, ano, si POC President Bumble Tolentino. Ayan, pwede siya i-promote niya. I-promote. Palagi siya may interview. Oh. Mahilig sa magpa-interview yan. Silang dalawa ni Tol. Yung kanyang kapatid, si Senator Tol Tolentino. Gusto namin lagi ko nababasa sa dyaryo eh. Gusto namin na marimay. Hindi lagi na-interview, hindi ba? Pero yung binanggit mo nga si Al Agra, dating Solicitor General. Dating Secretary of Justice. Secretary of Justice. Ngayon, yung kanyang, what do you call this, expertise. Organizing sa sports. Sa sports. Track and field. Lahat. Ano yan, yung mga ninjas, yung obstacle. Obstacle. Ang dami niya nadidiscovering mga nabibigyang oportunidad, mga batang atleta. Kaya tamang-tama yan si Al. Na hindi mayayaman, hindi primadona, hindi yung mga naka... Hindi pupunta ng Paris. Hindi. Okay, I'll just pinag-uusapan rin yung I'll put my PR practitioner's hat. Yung mga sa PBA ngayon na, di ba... Kailangan ano eh mapalapit uli kayo sa masa, siyempre sa di ba yung buhay uli, kasi no ba lahat sila may CSR naman o kunwari ayan environment sa plastics o masungi punta doon magputik magtanim o tapos pumunta sa yung mga nagbibigay ng ayuda at ano yung bang makita kayo na nasa puso nyo NBA cares. Nakita ko sila ano eh matitindi nag-ano ka sinita ka Golden State nandun siya nagsusup kitchen nga sila yeah, nagsusup kitchen tapos yung kasi di ba sa stage eh, minsan pumipila sila sa may freeway tapos namibigay ng pagkain mula sa station wagon. Andun sila. Kaya nga, alam mo naman na PR lang yun. Pero for him to spend several hours there, pare, naka-t-shirt siya ng NBA cares. Malaking bagay. Sa atin naman, dati Paris. Dati meron ganyan ng PBA. Meron dati. Ewan ko kung bakit nawala. Kaya daw umaalis yung mga player dito. Nagpupunta sa Korea at sa Japan. Okay. Ayan, nasabi ni Clarkson. Totoo tapos, yan. Thailand. Tapos pagagalita nila. Pupunta sila sa Japan. Utang ng loob. Sasabihan nila ganun. Magmula noong 76 hanggang ngayon, yung PBA, walang pagbabago. Exactly the same format. Exactly the same. Workout. Ganun. Ilang taon na yan? 50 years? Mag-50 years na ba? Sa in 3 years exactly the same, wala pare. Ang nabago lang mas dumami yung foreigners na naglalaro kung sa kung ano-anong butas ang ginawa nila para makakuha ng ano. Tapos hindi dati nga ang iniisip natin sa PBA kumo sila ang professional league, sila na rin ang mag-uumpisa dun sa grassroots na basketball. Tinalo na sila. Hindi, grassroots na nga yung kay Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ngayon ang grassroots. Mas grassroots yun. Mas grassroots pa yun. Ang sinimulan kasi niyan, ang concept niyan, is to promote the candidacy of Manny. For president. Kaya probinsya ang mga base sponsors. Yan, na nakaganda naman sa sport. Nakaganda sa basketball. Taking a page from that, yun ang kailangan gawin ng PBA, di ba? Naisip ko lang. May Eiffel Tower ba sa ibang part ng... Yun na lang ang pag-uusapan. Mahirap. Ito naman si ano? Si Bumble daw, papogi lang, sabi ni Cristela. Hindi naman. Si Bumble, he's trying his best. Mahilig din sa sports. Mahilig talaga sa sports yan.
Oh, ikaw naman, Stella eh. Si Cristela naman. No, Christine, hindi ka noon. Pogi ba sa'yo yun? Ikaw baka patingin ka ng mata. Yun daw, Pampanga team. Yung sa MPBL. MPBL, yan yung liga ni Manny Pacquiao. Ang head coach, si Governor Dennis Pineda. Yes. Mm-hmm. Yan. Okay. Pero hindi tinanggap na governor ng ano. De, pero tama ba yung sinasabi? I mean, pare, hindi ko nasusundan yan. Hindi siya tinanggap. Magdiretso na tayo because of his ties ng pamilya yan niya sa gambling, illegal gambling, sa huwete. Well, hindi sinabi yon. Pero siyempre, yan ang haka-haka. Yan ang ugong-ugong. Para bang hindi siya karapat. Dapat. Kami, mga Paris boy kami. Eh, di ba? Kami ay batang Paris. Mga French-speaking kami. Kasama pa namin ang media. Hindi ba na alam kaya bilhin yung buong bistro o tatlong bistro sa Paris? Dadalhin niya yung Pradera doon. Pradera. Golf course? Oo. Nalaro mo na ba yun? Magkasama tayo, no ka ba? Magkasama ba tayo? Magkana ng palo ko nun, actually. Ayun, kaya pala hindi ko matandaan eh. Oy, pero tinalo mo si development. Tinalo kami ni Alex Magno. May magandang development sa golf. Okay, go ahead. PGA at saka LIV merger. Okay, para sa mga taga-subaybay. Nang, ang PGA, Professional, Professional Golf Association sa States. Yan yung long-established. Oh. Yes. Nagtayo ngayon si... Itong Saudi Arabia, nagtayo ng LIV. LIV. Si Greg Norman, ang dating Batikang champion. Maraming naakit ngayon na player na galing sa PGA. Oh. Siyempre. Oh. Ang reaksyon ng PGA, ban kayo sa PGA pag lumaro kayo sa LIV. Oo. Okay, ganun ang kanilang matapang. Immediate reaction nila. Silusong tapos, nagkaroon pa ng political color. Yung mga yung mga namatayan sa 9/11, sabi na. Nag-demand na kapag sumali kayo sa LIV, yari kayo. Golf professional kayo. You have to apologize. For the kasi yung LIV supported by Saudi Arabia. Government. Oh. Eh asabi may human nila rights violations sa mga ganun, lahat na. Hindi saka may nagkaroon ng case yung bang pinatayata nila yung isang journalist. Oo nga si Khashoggi. Ay, mga ganun-ganun, diba? No, but the main point of the family of the victims of 9/11. Pagka taga Saudi yung si Osama bin Laden. Yung mga gumawa niya taga Saudi. 9/11. So, ngayon, sa kakampihan nyo? So, pag naglaro kayo dyan sa LIV, ibig sabihin, kayo isang ayon sa terrorism ng... Ganon. So, you have to apologize. So, ganon umabot? Ganon umabot? Kaya makikita mo, sila Bruce Koepke. Hindi, pare. Lalo sila. Inayunan ng PGA. Inayunan ng PGA. Dapat nga kayo mag-apologize. Ginamit nilang pulis. Tapos ngayon, mag-a-agree sila sa merger. Ayun. O, di tapos na. Hindi. Ano yung pinagsasabi mo noon? Na you have to apologize. Di ngayon, mag-apologize ka rin. Bakit ka kumampi dyan? Pasensya na ho. Pasensya na ho kayo. Talagang ano lang ho yun. Hindi. Sobrang OA yung reaction. It's part of the moment lang na reaction yun. Parang nadala lang ako. Nadala lang po ako. Hindi. Kasi naman, para may... yung mga ano nila, ibabad. Nagkaroon ng mga kaso. Wala na lahat yan. At mga magagaling na player yung nakuha ng LIB, Sergio Garcia, Phil Mickelson, yes. Mga ganong klase. One could say na may argument na ayam kaya mga pababa na yan. Excuse me, binabayaran Johnson. Ng ilang milyon eh. Para, ano? Si DeChambeau? Rising star? Mga sumaling mga magagaling din kasi. Marami. Kasi, bottom line, mas malakas sila magbayad. Siyempre. Tsaka parang kang ano eh, parang paradise doon eh. Mga Nakaka-$2 billion dollars na raw yung Saudi government. Ganito kasi yan, parang mas ano ang ating perspective dyan. Ang Saudi government is promoting tourism, etc. and other things in Saudi. Aside from its reliance on oil. Gusto nila, wala. Mawawala na yan. Yan nga sabi ni Florin eh, dapat din pala kung ganun. Diba? Lahat ng supporter na Saudi, kailangan mag-apologize.
dapat yung bumibili ng oil sa Saudi, oo, yung mga gumagamit ng gasolina galing sa oil sa Saudi, mag-apologize din kayo. Oo. Kung ganun pala. Gas-gas kung ganun pala. SUV nyo, yung mga private jet na... Eh, kanya-kanyang ano na yan. May nanusoldo. Papasok. Kasi nga, naging corporate war to eh. Oo. Alaki atang pera sa sports. Oh, of course. Oh. Lalo na dyan it's sa PGA. It's now the biggest business in the world. True, true. Sports. Andyan ang World Cup. Lahat. Ang dami niya. Ah, yung World Cup lang na yun. Grabe. Hindi, Qatar government nag-host. Daan bilyon. Yung mga football sa Europe. Meron Olympics. May Winter Olympics. Ang dami. Every day. Asian Games. Every day of the games. Every day of the year, mayroon sports. Meron activity. Mm. Pero pa yung professional sports sa US. Mm. Masikat din, no? Mga baseball, football, yan, basketball. Hockey and basketball. Basketball. Oh. Ganon. Tapos sa South America. Tindiri. Diba South America nagkakatapatan ng mga tangke? Mm. Kapag natatalo sa football. Pagigirahan. Oo, oh, eh dito, ganun din naman yan eh. Which brings malakas ang sport. Eh, nakakapunta ka sa Paris. Eh. Well, okay. Which brings me to the localized context nito. Kita mo, di ba yung sinasabi mo yung bang kinagagalitan ng PBA, yung mga player na bata na pumupunta sa Korea, Australia, Japan na liga, kasi doon. Hindi naman kayo nagkakaroon ng innovation dito eh. Bakit ako? You're doing something there aside from the big salary, of course. Sabi ng mga bata, wala naman kayong pag-asa na dyan eh. Kasi yun pa rin, you're maintaining the same, ano. For almost, 47 years. Mm. Anong gagawin namin? It's the same. Mm. Okay? Ano excitement ang binibigay nyo bukod doon sa loyal fans ng Inebra? Oo. Yun lang. Nope. Talagang sa ginaganong-ganon na naman ni Wener. Mamaya ka na, wala kang pansit, wala ka pang kesong puti. Pero alas 8:36 na na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal, paring Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Bukas. Inaantay ng maraming taga-subaybay. Yes. Ni mga baka Chinese caller. Yung mga Chinese caller. Pero hindi, napaka-modern. Oh. Ang China ngayon? Ang mga, trendsetter na mga sa syudad sa China. Makikita mo yung kanilang fashion. Nagpunta ako dyan, puro Mao jacket. Hmm. Tapos yung sombrerong may star. Ngayon hindi na. Ngayon iba na. Puro bisikleta pa sa Beijing. Eh ngayon hindi. 89. Maayos. Magaling ang By the way, kung Jonat, napakinggan ka ni Elmer Messina. Oh, ang kaibigan kanina. Yung gusto mo, ibalik yung tour of the Philippines. Kasi si Elmer dati, VP of Corporate Affairs sa Philip Morris. Okay. Bicycle tour daw noon, minimum of 1 million pesos per leg. Mm. That was 10, 15 years ago. Mm. Okay. Marami naman sponsors. Marami ang pwede sponsors. Operations, marshals, yes, gas for motorcycles, medical staff, wala pa yung prices. Eh, tingnan mo naman yung media mileage. Hayop naman yun. Araw-araw. Every day. Talagang yun na sinusundan mo. Araw-araw. Media mileage. Eh, talagang it fires up the Philippine imagination. Yes. Inaabangan ng mga tao. And it's good for the tourism talaga yan. Esprit de corps. Talaga samahan yan. Samahan. May mga grupo-grupo eh. Inaabangan ko nun yung makakrown na the eagle of the mountain. Yan. Diba kung nung panahon ng mga Romano, yung mga gladiator. Ito yun. Ngayon, mga sports, tayo. Matindi yung turo blusa. Hindi, yan lang nga. Maganda i-revive yan. Kasi panibago, bigyan natin, you inject new concept. Yes. Hindi lang yung mga ganun na award king of the mountain. Hindi pa. Marami pwedeng gawin doon. Okay. By the way. Eh bakit sumikat dito yung triathlon? By the way, you do know na bawal na sa mga tobacco companies ang advertising yung mga ganyan. Bawal na. So, you love to look for Pero pwede silang promote secret
hindi naman secret. Hindi na secret. Bawal sa kanila po sa head office pala. Magbibigay sila ng contribution just to promote sport. Pero hindi nababanggitin. Yes. Pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Trace yan sa good governance. Hindi, napaka-stricto nila yung Japan Tobacco. Hindi na, bawal sila kasi mag-advertise. Yes. Pero, bawal ka ba magbigay ng pera? Pwede yun. Where is it written? Nabawal ka magbigay ng... Ito, awards. Nabawal kang tumulong. Pwede yun, pwede yun. Bawal sila mag-advertise, pare. Yan ang pag-alam ko yun. Eh, sila naman, willing na hindi sila banggitin. Gusto lang nila i-promote yung certain activity. Yes. Halimbawa, sa mga environment, tumutulong yan. Mm. Pero hindi na sila binabanggit. Okay lang sa kanila yun. Basta sa kanila, nakatulong kami, ayos na yun. Mas mabuti nga yun kaysa pumupunta... Ano, gagastusin nila ng pera nila para sa Paris? Hindi. Kailangan mo natin, ito ang punto ng karambola, kailangan natin ng bagong activities. Kasi PB, pati nga coach sa PBA, no. Jurassic na eh. Sobra ka naman. Yun at yun din ang coach. Wala bang batang coach? Yung mga, ano, meron si ano? Si Jolas lang. Jolas lang. Si Jolas. So, lahat na, parang ano na. Parang permanent na sila diyan sa posisyon. Ano 'yun? Walang ano? Tapos sa PB sa NBA. Oo, sobrang. Si Bak na agad yung Phoenix Suns coach. Oo. Si Bak, yung sa yung natalo sa sila Antetokounmpo. Oo. Si Bak din 'yun. Oo, si Bak din. Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Oh, sa Phoenix si Bak. Sa ganun eh. Pag hindi ka maka-deliver at least ng mga minimum. And then we need new concepts, new ideas. Diba, hindi nag-work yung idea mo eh. Eh dito wala eh. Kasi merong konting ano yan eh. Padrino system sa coaching dito. At saka, ganun eh. Yung mga manager na mga PBA team. Eh, medyo kulang din sa imagination. Hindi... Hindi yan ang talagang trabaho nila. Ano yung sabihin? Ang trabaho nila is to please the boss. Ay, mahirap yun. Ganyan ang nangyayari dyan. Alam ko yung inside out dyan eh. Nagkakaroon ng, ang tawag doon, incestus. Hindi, if you want to please the boss, hindi mo ma... Hindi ka gagawa ng... Makakadiskarte. Wala kang diskarte. Hindi ka gaya doon na, hindi, papagalitan ka, patrili, iyayarin mo ang team, yari ka. Hindi pwede. Ganun. So may bago bang ideas sa mga sports natin? Kaya naging exciting bigla ang volleyball. Mm. Panibago yan sa eh. Ano ng tao. At saka ang galing nila. Ang galing nila nag-workout. Tapos ngayon, papunta na sila sa mga grassroots nga. Mm. Aside from the colleges, sa mga probinsya meron. Regional. Sila na ngayon. Eventually, dapat siguro, ito yung lang inaisip ko, maging concept dyan. Regional meet. Mga collegiate regional meet. Tapos yung mga champion ng regional dadanhin dito. Aakyat ngayon sa national championship. Yan ang labanan. Ilan region ba tayo? 14. There are 14 teams in the finals. In the final. Kayang-kaya nila yun. Ganun, alam mo ba ngayon sa volleyball, meron isang volleyball probinsya. Meron yung national team natin ng mga players, they represented Cotabato. Okay. Yeah. Uy, okay doon. Oo, nagbanatan. Cotabato. Pagkagaling versus yung mga meron Barn. Mga Cavite, ganun, mga national team players to. They belong to other schools, etc. Pero nagkaroon ng provincial na team. Santa Rosa, may Santa Rosa eh. Magagaling yung mga ano. In other words, meron pag-asa ang ating sports development basta lang magkaroon ng programa. Grassroots. Oo. Ngayon, ang number one mga players natin, puro Phil Amda, foreigner. Si Brownlee at saka si... Williams. Si Clarkson. Williams. Saka si Clarkson. Clarkson. So wala na yung mga local boys. Wala na tayo dito. Ano yung klaseng sports program yan? Masyadong asa na lang. Kaya ako si mga Ravenna Brothers. Talaga, alis ako dito. Di ba? Wala akong pag-asa dyan. Wala naman kami mangyayari dito sa amin. Ang attention niya ang samahang basketballista sa Pilipinas, foreign eh. Yun ang orientation niya eh. Sina Tamayo. Hindi na nagbago. Sina Kai Soto, yung mga ganun. Wala na yan. Hindi na sila
eh samantalang pwede naman nilang workoutin yan talaga. Hindi lang by the way volleyball, pati yung football team natin ng mga babae again. Magagaling sila. Paano bang ano, there's something about this ano, lalo na women's sports, so football, volleyball, which fires up the imagination ng mga fans. Kasi ngayon lang nakikita ng ganyan eh. Meron ngayon lang something eh, mo, ito si Kong Jonat, dati kang atleta. Yung fire, yung competitive fire, iba. Talagang da-dive. Magpapakamatay. Nakikita yun ang tao eh. Eh pag nakikita mo yun, paparis-paris na lang. Para mo yung tao. Ano ba itong mga ito? Bakit ako magbabayad para, ano, diba? Tapos nakikita mo yung the way they play. They conduct themselves. Mahirap. Yan, hindi mo mababayaran yun, yung fire, yung passion talaga. Ay, para sa laro. Never mong mababayaran yun. Para rin yan yung, ano, para rin yan yung ginagawa pagdating sa promotion. Kagaya ngayon, ng ating programa para sa trade, para sa investments, etc. Alam mo? Wala bang passion ng mga nakachalik? Wala. Pare-pareho rin ang iniisip eh. Kagaya niyan, dun sa Department of Trade and Industry, Secretary Pascual. Nasa balita siya. Ang kinoconcentrate niya, yung tungkol sa pagkakaroon ng free trade agreements. Eh kung nag-free trade ka, ano naman ang iyong dadalhin dun sa ibang bansa? Meron ka nga agreement. Wala ka naman produkto. Wala ka naman mabenta. Wala ano ka produkto. Di sinayang mo lang. Di useless. And depresilis. Ay, ito na, meron na. O, tingnan mo. Ikaw naman, pare. President Ferdinand Marcos Jr. has approved the Department of Trade and Industries proposed 2023-2028 Philippine Export Development Plan. What is it? Which aims to make the Philippines a major player in the global export market. Really? What are we going to export? Really? What are we going to export? Ang sinasabi lang ni Trade Secretary Alfredo Pascual, we presented to the President the proposed Philippine Export Development Plan, which the DTI formulated. It's good on paper. Ano yung i-export commodity, mo? Commodities daw. Ano yun? Eh, meron na tayo nun. Matagal na. May kontrata hindi na yun. Hindi nga. Nag-i-import nga tayo ng commodities. Ano ka ba? Ah, okay. Sorry. Ayan. Durian in China. Ay! Naku po. Patay na tayo. Hindi na kailangan i-promote yan. Ay, wala. Durian in China ang number one niya? Oo. Mamaya hiningan tayo ng China. O sige, mag-order kami ng 1 million kilos. 1 million kilos a month. Oh. Meron ba tayo? Meron ba tayo nun? Oo. Wala nga eh. Hindi mo pa nga naiaayos yung iyong manufacturing base. Pero napakaganda, you must admit, parin John, napakaganda press release dito. Oh, maganda. Oh, siyempre, nakamerkana ka pa nga eh. Magaling ka. Palace briefing pa daw. Ay, nako. At 5-year export development plan. Ito ang gusto kong mangyari sana, Mr. Secretary. Kagaya ng ginagawa ng Marikina at saka yung ibang mga local government units. Ito, Marikina launches one town, one product hub and pasalubong center. Yan ang dapat na, yan iayos ninyo. Nawala, tignan mo, nasa na ngayon yung design center? Number one yun. Packaging, ha? Hindi. Yung Expo. Diyan sa, Bendia Corner Road. Ano naka-display ngayon dyan? Puro imported cars. Ano? Ba't hindi yun ang sikasuhin ninyo? Ba't hindi mo ay sikasuhin yan? Yan, kunin mo ulit yung Expo Center na yan. Expo Center dati. Diyan dinidisplay yung mga produktong products. Kaya yan ang ginagawa ng Marikina. Yung 1,000. Alam mo kasi, under pressure ito, si Chalex, to produce something, under pressure siya kasi binabantayan ng Philippine economy, di ba? Ang problema po natin, yung ating palawak ng palawak, palaki ng palaki na trade deficit. Ibig sabihin po, napakalaki ng ating importasyon versus export natin. Napakalaki po niyan. Ano lang nagtatakip dyan? OFW income. Yan lang ang nagtatakip dyan. So under pressure siya. So kailangan niya mag-produce nito. Ngayon, kailangan mo ng konting ayuda from the president. Therefore, pa-approve mo yung iyong plano. Ang dapat pong malaman dyan, doable ba yung plano na yan? Mangyayari ba yan? Sinasabi niya. Well, parang lumalabas ngayon, it's for public consumption lang. Ina-admit naman niya na may laggard status ang ating industries, lalo na yung... O, yun pala eh! Anong ginagawa mo? gumagawa muna sila ng development plan. Naku. Nauuna yung... Boss.
Para ka naman PBA. Bali ito mga reports, so 5 billion lang daw. 5 billion ang ating deficit. Wrong! 5 billion yung total, kasama na lahat, invisible, tourism, lahat. Remittances, lahat, etc. Sa trade po, napakalaki. Ang laki ng gap. Mas malaki, more than 10 billion. Okay. Major daw ang mga major daw na commodities ipopromote. Durian. Yun. Ano, durian? Durian nga isa eh. Yun nandiyan. Wala yun. Problema nga. Food importer tayo eh. Yung ibang mga commodities na gusto nila ipromote, nakakontrata na yun long term. Bananas, pineapple, coconut. Dahil daw sa plano niya, magiging competitive ang mga local products. Like what? Marami! Natatakot ako sa dami! Natatakot ako sa dami. Marami raw potential. Ikaw naman, hindi mo alam yun eh. Oo, so alam mo, ikaw, Jonathan, alam mo ba yung potential? Hindi po. Okay, kaya mo nga. Kaya, marami raw potential, sabi ni Chalex. Like what? Ay, nako. Kailangan daw po makapag ibango ng awareness sa Philippine investment climates. That's about us. Motherhood as we can get. Ibango ng awareness. Kailangan daw gumanda awareness. That's about us. Motherhood as you can get. Ito, very specific. Bigyan kita. Joel. Masyado. Kina-challenge mo si Chalex. Teka, ito po. Specific ito. Ang isang example niya daw, expose. Expose. To promote exports. Expose al abroad. Trade fairs. Yan. Ano ka? Ano ka? Ano yung i-display mo? Meron tayong expo sa Bendie eh. Sabi mo nga, imported cars ang nandun. Wala tayong motorsiklo meron. Hindi nakita ko rin. Hindi motherhood. Meron siyang gagawin, expo. Baka nga babawiin niya na yung property na yun. Sana. Kasi inumpisa niya ni Ramon Concepcion. That's under DTI. Yes. Yung property na ang laki niya, na? Corner ng Bendia. Bendia, Corner ng Rojas. Ang background ho niya, nung panahon ni Ramos, ibinigay ni Ramos sa Phil Export. Yes. Okay. Para nga maging exposition. Ang problema, ang Phil Export, wala naman silang know-how to do that. They needed the private DAO. A private sector to do the project. Yes. So ibinigay yan at a very small 1 peso per square meter na yun. Noon, ang laki-laki prime binigay sa isang kumpanya na ano yun? ICCP. ICCP. Sila nag-manage. Okay. Magaling yun. Sa kanilang mga brochure, nakarista yan as one of their properties. Yes. No, that's a government property. Pero nilagay nila doon. ICCP. Yan, may mga ganyan. Nangyayari sa ating exports. And no wonder, yung mga... alam mo, mga export na malalakas mag-export sa Thailand? Mga small and medium... yung mga food items nila. Patis nga eh. Talo na tayo dyan. Sila pa na nag-i-export ng patis. Bagoong. Meron pang export ng bagoong Thailand. Ano yan? Mga maliliit na kumpanya yung lang. Yung kanilang Department of Trade and Industry, yun ang talagang tiga-ayos. Packaging, pakikipag-usap, funding. Kompleto sila in terms of support. Walang mga development plan? Wala. Hindi sila... Kasi alam na nila kung anong dapat nilang gawin eh. Walang creating awareness on Philippine investment climate. Ginagawa na nila kagad. Kaya tayo... Walang ganun? Bakit? Hanggang ngayon nga, ang sinasabi na, ang pinakamalalakas natin export, we are talking about processed products, etc. and everything. Yung mga galing na rin dun sa mga producers ng agricultural products na yan, na inayos nila yung packaging nila, inayos nila yung tie-up nila with other countries, etc. They don't need RCEP. They don't need those things. No. Kagaya niyan, saranggani. Yung saranggani. Oh. Yung bangus. Yung bangus. Nakakabote. Masarap yan, ha? Oh. Yan. Yung bangus. Oh. Ayan. Kaya na kailangan ba na nila RCEP? Hindi.
Meron na sila. Tumira sila. Tumitira na sila. Oh, yes. But under the plan, ayon kay Chalex, pare, the government would work closely with companies which show potential. Yung mga ganyan na mga plano, ang tawag ni Winner dyan, kailangan pa bang i-memorize yan? Those companies that show potential, di-discarte na yan para... They will not... Hindi nila kailangan yan. Hindi nyo naintindihan yung potential eh. Potential. That show potential. Tutulungan daw po yan na ng gobyerno, production and quality. Paano? Sino mamimili kung sino yung may potential? Potential. At anong produkto yan? Kagaya nung meron amount akong, of support daw. Meron akong kaibigan, alam mo, nag-umpisa sila sa banana chips. Ngayon, meron sila, kamote, ang dami na nila. Good. Chips. Chips. Oh. Si ano ba? Si Mr. Chan ba? Ambassador Carlos Chan. Kailangan ba niyang mga awareness? Hindi. Gumawa siya. Iliway-way gaw-gaw. O ginawa na niyang OIC. Ang mga priority niya sectors, ito pare ha. Oh. Industrial machinery and transport. Meron ba tayong ganyan? Meron ba tayo, no? Ambisyoso naman niya. Meron ba tayo niyan? Ambisyoso naman niya. Puro imported nga ho ako ating mga sasakyan eh. Hindi, I was about secretary to naman ito, eh. Hindi ito industrial machinery. Isang kaibigan ng misis ko. Doon sa, nakalimutan ko anong probinsya eh. Basta it's a coastal province. Yung mga seashells na. Yeah. Alam mo ginagawa niya? Ginagawang, actually ako nakukornehan ako, but apparently mabilis sa Europe at sa States. Ginagawang frame. Yes. Yung frame para sa retrato. Yeah. Tapos may studied siya ng mga... Yes. Exotic kasi yun. Tapos yun. Ano yan? But I don't think he's waiting for RCEP or something. Alam mo, ang nagiging... Matagal na niyang ginagawa for over the past decades. Ang dapat ngang gawin nga ng ano, halimbawa yung kaibigan ni Maggie. Yung naka-expare. Pag inong pag yan, kaibigan ni Maggie na yan, inorderan niya ng 100,000 na pieces, problema siya. Problema siya. Yan ang dapat na gawin natin. Now, meron siyang niche niya na pinapadala doon sa... So, puro ganun-ganun lang tayo. Small time, small time. Ito pa mga sectors daw na priority niya. Technology, media, and telecommunications. Ako, paano naman tayo napunta? Telecommunications, laggard nga. Laggard tayo nga ang kulelan dyan sa telecommunications. Ano ba? Ano pa priority? Health. Health and life sciences. Nako. Aba kaya yung showing the Philippine, ano, the best, ano. Ganon. Tayo nag-iiniksyon ng vaccine. Health and life sciences. Napakagastos nga ho dito magkasakit eh. Tingin nyo may competitive advantage tayo dyan sa mga sectors na yan. I don't know if he's still in the Philippines. Alam niya kaya kung anong problema ng mga kumpanya dito sa Pilipinas. Ay, isa pa, parin John at parin Joel. Isa pa daw, bukod dyan sa tutulungan niya mga industry clusters na yan, lalakasan daw ang promotion. Promotional efforts. Yan pa yung sinasabi ni Kong Jonat nga, parang sa design center, tsaka yung marketing. Nasaan na yun? Promotional awareness? Well, first you have to package the marketing campaign. And you have to have something to market muna, tsaka yung... Hindi na yun, basta may campaign lang. Meron ba siyang, wala namang plano sa production side eh. Sa trade side lang. Sorry ako, small time, hindi itong mga machinery. Isa pang naisip ko, paboritong-paborito ko. Ito yung nakabotelya na dulong. Alam mo, popular yun kasi parang ano ah, parang... Spread. Parang caviar natin. Caviar. Pero ba't yun, pero ito na naman. Baka pag umorder ng 300,000 na, baka hindi mo... Ayan yung dulong na yan. Ang sarap, di ba? Ang sarap niya eh. Pagpapatong sa crackers. Iyan, kalaban niya ng... Yan, pinatong mo tsaka kesong puti, halos pareho yan. Sa pandesal, mainit, maayos. In orderan ka ng 100,000 nun. Sige nga. Wala, hindi.
Hindi, ano, kailangan machinery. Pang-changi lang ang puchero. Nangyayari. Kaya nga, what I mean is, so mayroong ganyan. So dun pa, bakit hindi natin palakasin, para yan, 1 million, o sige, 1 million, meron akong factory. Ano dapat yan magagawa nila, Chalex, para matulungan naman? Di, magtayo naman tayo ng factory tungkol dyan, ayusin natin yung design. I-organize yung small producers, tapos may consolidator. Pwede naman may consolidator doon. Ganong klase type. Kagaya si na magandang plano. Kagaya si na Governor Mix Dominguez. Kaya niyang i-consolidate yan kasi meron silang bangus eh. Ah, ganon. Tsaka niya i-consolidate yung tungkol doon sa... Meron silang away doon sa... Real estate. Tungkol sa rancho. Ang i-consolidate niya yung bangus production niya. Hindi yung... Hindi yung away sa rancho. Sabi nga niya, bumagal daw yung production. Kaya nga, tutok sila sa real estate, township. O, tignan mo. Switch na sa tignan mo. Samantalang yung bangus nila ay world class yun. Mm. Bakit bumagal? Bakit hindi natin tingnan paano natin palakasin pa yun? Hindi nga, maski nga dito sa Manila, in demand dyan eh. Oh. Ang hirap hanapin eh. Bakit din, meron gumagawa dyan na iba-iba rin naman, bangus din. May mga bunuan bangus, etc., etc., deboning it. Yan, yan ang dapat. Alam natin na meron market sa ganyan, all over the world. Bakit hindi natin trabahuin yun? Kagaya ngayon, pinagmamalaki natin yung durian. May ginagawa ba tayo para palakihin ang ating production ng durian at ayusin yung packaging? Oh, puro tayo salita eh. Yun ang problema dun eh. Tapos ipapaubayan natin kung kani-kanino yan. Ay di magkakagulo. Ayan. Alam na natin yan, boss. Pero nagsabi rito, hindi kaya pang sona lang yung plano na yan. Yan na ang problema dyan eh. Ah, bakit? Hindi naman problema. Tumutulong nga siya sa presidente na magkaroon ng maganda zona eh. Mamaya, isosona ka ni presidente sa ginagawa. Last ano ha, itong press release na to, medyo napaka-dubious eh. Pinresent lang niya kay presidente. Bakit ang headline eh, DTI's export plan okayed? Eh, wala pa namang iba ang pinresent. So, iba yung okay. In-approve, in-okay. Oh. Hindi, in-okay na raw ng presidente. Ah, in-okay na. Hindi ko alam kung nabasa niya. Wala. Tinanggap. Ah, okay to. Sabi niya, in-okay na raw eh. Ang galing. In-okay na. Kulang na lang yung retrato. Marcos approves. Inaabot. Ewan ko. Ang daming approves eh. Kagaya niyan, yung sinasabi ni Ben, Secretary of Finance, joke, Marcos approves merger. Land Bank at saka DBP. Wala pa yun eh. Yung ano nga, si Rafi Tulpo. Oh, BBM. Approves. Babanata ng NGCP. Ano yan? Samantalang doon sa in a separate occasion, sinabi ni Presidente, ang problema natin, power supply. Kapos tayo. Hindi naman niya sinabi NGCP, titirahin ko yan. Hindi naman sinabi. Ang sinabi lang niya. Tulpo lang ang nagsabi na in-approve daw niya yung tirahin ng NGCP. Ang sinabi lang, sige, sinabi lang ni Presidente doon, to be very fair to, ano, sige, pag-aralan niyo. Oh, ayun lang. Ano ibig sabihin ng ano, babanatan niyo? Approve na, nababanatan. Pag-aralan nga eh. Kaya si Chalex, sinabit niya lang, nung tinanggap, approval na yun. Diba? Hindi mo naman buha yun eh. Daig pa kayo. Oo. Tourism Secretary Prasco. Oo. Ay, no, we are already doing this. Ayan. Meron na siyang Grab. Grab. We have ay, naku po, tinitira na mga ano ngayon yun. Parin Conrad, parin Joel. Yun yung sinasabing potential. Binigay mo pa lang, approve na. Potential. Ang ganda ng potential. Ang ganda ng potential. Binigay mo pa lang kay Presidente yung kopya. Approve. Oh, potentially na tayo ni Wener. Ikaw, Wener. Wala ka. Sabihan mo si paring Aya muna na magpapansit. Ano ba? Ang lakas-lakas ng potential niya magpapansit. Ang lakas ng potential niya magpapansit. Si paring Aya, yung bangko, kayang-kaya niya. Alas 9:05 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola! DWIZ.